Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay ating ia-analyze ang game number 2 ng ating pambato na si woman Grandmaster Janelle May Frayna. Sa first game, naunahan ni Hoang ng panalo si Frayna. Ano naman kaya ang nangyari dito sa game number 2? Ang kondisyon, kinakailangan ng manalo si Janelle. Kasi kung matatabla lang, wala na, knockout na siya. Ganyan katindi at ka-crucial ang game number 2. Pero bago natin tingnan ang laban na ito, ay atin munang i-recognize ang mga players. Kung sino-sino ba ang nandoon, gayon din ang mga coaches. Ayan, okay, pinangungunahan ni Grandmaster Jason Gonzalez as head coach ng ating bansa. At ang dalawa namang magigiting na chess coaches ng Dasmariñas Chess Team, walang iba kung hindi sila Grandmaster Darwin Lilo and Fidemaster Ruel Abelgas. Ang mga players natin, I am Paulo Bersamina, I am Daniel Quizon, I am Michael Concho Jr. Yan po ang nakikipagbakbakan sa Men's Division at nag-iisa ang ating Woman Grandmaster Janelle Frayna sa Women's Section. Okay? So balik na tayo. Ngayon, white dito si Frayna, black si Hoang. Tingnan na kagad natin. Janelle played D4, Hoang played E6, nag-C4 at dito nag-F5. Yan ang tinatawag na Dutch defense, mga kamatsyas. Nag-knight F3, nag-knight F6, nag-G3. Ayan, talagang linyadong-linyado, magpa-fianchetto. Yan talaga ang mabigat na linya dyan eh. So, nag-C6, nag-bishop G2, nag-D5. Ito yung tinatawag na Dutch, pero naka-stonewall variation formation siya, no? So, stonewall, nag-castle, nag-bishop D6 develop, nag-B3. Ayan, ang idea ng B3... sa talagang pinaka mainline, nagbibishop A3 para mahuli kagad, ma-exchange kagad ang dark square bishop. Nag-queen E7, ayan, para mapigilan yung coming bishop A3. Kasi kapag na-exchange ang dark square dito, mga kamatsyas, ang maiiwan dito na bishop ay light square na lang sa black. Na kung saan yan ay bad dahil napapalibutan ng kanyang sariling kulay na pawns. Ibig sabihin, barado. Kumpara sa maiiwan na light square, magiging good yan versus bad bishop. Kaya dito, dapat mahuli yung dark square eh. Ma-exchange yan eh. Pero pinigilan ni Hoang, nag-queen E7. Then nag-knight E5, sinentralize kagad ng Yokabab. Nag-castle, nag-queen C2, nag-A5. Ayan, ang idea dito, mag-A4 para mabasag ang pawn structure sa queen side. Pero hindi pinansin yan ng ating pambato. Nag-knight D2, nag-focus lang sa development, nag-B6. Ayan, so linyado pa rin yung B6, yun nga lang. Yung B6 kasi parang medyo alanganin yung C6 eh, di ba? Ayan o. May target ka agad eh. Ang ginawa, nag-knight DF3, pinagtibay lang ang knight sa E5. Nag-knight E4, sinentralize ang knight. Nag-knight D3, umatras lang. Ano ba ang plano dito? Tingnan nyo, maganda yung knight D3 eh. Nag-bishop B7 at dito, nag-bishop F4. Ayan. Para mahuli ang dark square bishop. Okay, hindi makuha sa A3 ang exchange. Sa F4 man lang mahagip. Kasi napaka-importante dito sa ganitong linya, mga kamatsyas, ang ma-exchange ang dark square bishop. Kasi pag na-exchange yan, makukuha din ng puti ang buong-buong E5 square. Makakatalo ng knight ng malaya dyan. Yan ang idea niyan eh, strategically. So dito ang ginawa, nag-knight D7 at dito nag-knight E5 si Janelle. At yan ang novelty, bagong luto, mga kamatsyas. Dahil ito ay nangyari na before noong 2011, tinagpas ang bishop, then nanalo ang puti. So ipopost ko na lang ang link niyan sa description below. Okay, pero balik tayo sa new idea ng ating pambato, nag-knight FE5. Ang ginawa dito, nag-rook AC8, mga kamatsyas. Yan daw ay bad positional idea. Okay, so dito, ang tira daw na mainam ay capture na lang yung knight sa E5. Knight takes E5. Bishop takes E5, then Bishop A3. Hanggat maaari makaiwas ng dark square exchange, iiwas. So, para buhay pa ang bishop. Medyo parang nasa gilid lang pero hindi naman palagi yan dyan eh. Yan daw ang tama. So, ang ibinigay na continuation, E3, C5, ayun. Para mabigyang buhay naman ang light square bishop. Okay, and then, Rook FD1, Rook FD8, H4, Rook AC8, D takes C5, B takes C5, Bishop C3, threat sa pawn sa A5. So dito, nag-bishop B4. Okay, para pwede nang ipalit. Okay lang yan. Kasi yung light square bishop naman may buhay na eh. Ang mabigat lang dito, may exchange yung dark square na yung light square wala pang buhay. Lalabas, magiging bad bishop talaga. So, bishop B4. Dito, ang binigay, may bishop B2. Ang idea,
mag-A3, ang gagawin A4 lang. So isa-sacrifice ng black yung A4. Pag kinapture weak pa rin naman niya, double pawn. Then ang idea para kung mag-A3, makakaiwas, may bishop A5. So napaka-playable nito sa black, mga kamatchas. At kung ang gagawin naman, balik tayo, hindi mag-bishop B2, mag-bishop E5 naman, ang gagawin ay bishop A3. Balik lang sa A3, ang evaluation equal, mga kamatchas. Equalacious, grabe. Yan pala ang idea, no? Eksaktong dapat ginawa ng black, pero hindi ginawa yan, mga kamatchas, eh. Ang ginawa kasi dito, nag-rook AC8, bad move. At natumbukan dito ng ating pambato ang napakagandang smooth strategic idea na knight takes D7, good move, oh. Obligado mag-react. Queen takes D7, bishop takes D6. Good move na naman. Queen takes D6, another good move, C5. Sunod-sunod ang bato dito ni Janelle na napakagandang ideas. Then kumapture, B takes C5, at ito ang matindi. Talagang ito, malalim ito. Sige po, ipag-guess ko sa inyo. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para maipause. At sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat. Ito ang napakaganda diyan. Talagang matindi yan. Bishop takes knight. Na ano, nabigyan ng magandang exchange timing, no? Ang ganda ng timing na 'yan. F takes E4, then saka kumapture queen takes C5. Alam niyo ang fianchetto bishop, hindi basta-basta ini-exchange yan sa knight lang. Pero dito, eksaktong-eksakto ang pagkaka-capture sa E4. Then queen C5. Yan ang mabigat diyan, mga kamatchas. So dito umiwas queen C7. Bakit? Eh kung tatanggapin yung exchange, edi may knight c5. Fork, double, bagsak, ang pawn sa e6. So, kaya hindi makapture eh. Obligadong umiwas, yun nga lang dito nagkaroon na ng pagkakataong maka knight e5. Bidang-bida ang knight sa e5, mga kamatchas. Talagang sino makapagpapaalis dyan? Liba na lang kung ang tore ay ibigay na lang. Magpapakwality daw na lang ang black. Pero, naiwan ng bad bishop ang light square, may good knight pa. Good knight versus bad bishop, yan ang nangyari sa temang ito. Ang ginawa ni Hoang, nag A4 para makapinsala ng queenside structure, hindi pinansin ni Janelle. Nag F4, mas nag-focus siya para magtibay ang kanyang knight sa E5. Ang ginawa, nag rook A8 at dito sinamantala na, nag B4 na. Para wala na talaga mga timing-timing ng capture-capture dyan, makakounter pa dito sa kabila ang black. Ang ginawa dito, nag-rook FC8. Medyo na-alarma na si Hoang na mukhang ililingkis ang C6 pawn na yan. Mukhang pipilahan yan. Ang ginawa dito, nag-rook FC1. Nag-queen D8. Ayan. Mukhang inispatan dito ni Hoang na yung queen niya kailangan niyang dalhin sa kingside. Dito na siya manggugulo, kumbaga. So nag-A3 para establish na wala nang mga panggulo-gulo. Baka mamaya mag-push pa ng A3 yan. Then rook A4 at takihin ng pawn sa B4. So binarhan na ni Janelle. Nag-A3. Nag-H6, ayan na. Gusto yata mag-G5. Nag-Rook A2. Ayan, itong Rook A2, malalim ito pero maganda rin. May tendency na magbaterya sa C-file at takihin ng weak C6 pawn. O kaya mag-E3, yung tore ilagay sa G2, mag-G4, G5. Itatransfer sa kingside. Malalim. Ang ginawa dito, nag-Rook A6. Buong puwersa naman ang lahat ng mga pyesa ni Hoang na ayaw niyang ipaagaw ang C6 kahit anong mangyari. Talagang todo depensa, oh. Ang ginawa dito, nag-queen C2. Ayan. Interesting. Matindi ang idea. Mamaya, sabihin ko sa inyo, idea nito queen C2. Ang ganda, interesting, eh. Nag-queen D6 at dito nag-E3. Ayun. Binuksan ang bintana. Hindi halata, eh, oh. Queen C2, maniobra D1, then pwedeng ilagay sa H5 or sa G4. Sa madaling sabi, yung queen, maililipat sa kingside. Yun ang maganda dyan. So, E3, may bintana na, no? Ang ginawa dito, nag-queen D8, nag-queen D1. Yan na nga ang kagandahan niyang pihit na yan na queen C2. Ang ginawa, nag-queen E8. Ayun, para di makapunta sa H5, pinigilan, nag-rook C5. So, kumbaga parang ipit-ipit lang, minimintin na lang ni Janelle na huwag makapush ng C5. Ang ginawa dito, nag-rook C8. Hindi na rin alam ni Hoang kung anong gagawin, ano? Nagbaterya, barado naman yan, eh. Ang ginawa dito, nag-rook AC2. Ayun, pinilahan yung C6 talaga. Nag-rook B6. Ang idea, ilalagay yung tore. Talaga namang ayaw ibigay yung weak C6 po, no? Nag-rook C1. Nag-rook AA6. Ayun ang idea.
Okay, at dito nag-G4. Okay, ito, napansin ko na ginamitan dito ni Janelle ng principle of two weaknesses. Kasi weak na ito eh, itong C6. Pero, hindi sapat yan. Kasi nga, kahit anong gawing pila dyan, eh, pinipilahan lang din ang depensa eh. Dapat mag-create ng panibagong problema sa kalaban. So, napansin dito, kapansin-pansin mga kamatsas, nakatumpok ang mga pyesa dyan sa kabila. So, dito medyo parang iwan sa king side, ano? Kaya nag-G4, napakaganda ng idea na ito para magkaroon ng problema ang black naman sa king side. Nag-queen E7, nag-rook 1 C2, ayan na, lalagay na sa G2. Nag-queen H4, nag-rook G2, ayan na, iwan na iwan. No? Tinan yung mga pyesa nakatumpok sa kabila. So dito, nakaramdam si Hoang, nako, balik, rook AA para ano bang gagawin? Paano ba, rook F8, makaikot-ikot? So, pero too late na eh. Diba? G5. May kanta na ganun, di ba? It's too late! Ano bang kanta yun? Too late na eh. G5. H takes G5. Pero dito, kung mag-H5, mayroon kasing knight G6. Hindi na rin pala pwede yan. Ano? Para maklose. So, threat ang queen. Takbo. H3. May rook G3. Takbo. Queen F5. Awarding time. Huli ka! Ayun, mahuhuli. Kaya dito, no choice si Hoang. Kinapture na lang niya yung G5. Rook takes G5. Yun nga lang, gravacious mga kamatsas. Ito na naman, no? Sarap pihitan ng tore. Ang tore na ipit sa kabila. Ang ginawa dito, nag-rook B5 sa pag-asa na kakapture si Janelle. Pero, yun nga, nag-rook C2, napakaganda. Ang tore, nakupograb. Parang walang ginawa sa kabila, no? Nag-rook A7, preparasyon para depensahan ang G7 dahil alam niya talagang magpapatong na sa G-file, magbabaterya na. Nag-bishop A6, ayun na nga, sinalo pang depensa. Mukhang binigay na yung C6 ha. Pero, vital ba yan? Hindi. So, lagi nating iisipin mga kamatsas, capture na yung C6, di ba? Pero, look for the better one. Ano yung mas mabigat na tira? Yun palagi, eh, mas mabigat tong ginawa ni Janelle eh. Knight G6 mga kamatsas. So, dito, threat, ang ginawa, queen H3, pag hindi nakita, makakapitas dyan sa E3. So, nag-rook to G3 lang, then, nag-queen H6, at ang last shot na binitawan ni Janelle, rook H5 mga kamatsas, at dito, napasuko niya ang kanyang kalaban. Okay, nakabawi tayo sa game number 2 mga kamatsas. Ang maganda nito, ahantong sila sa rapid tiebreaker games. Yan ang aabangan natin mamaya, mga kamatsas. So medyo parang may butas yung kalaban niya sa bandang positional, no? Yung mga strategy, mga kunat-kunachi na posisyonan. So tingin ko dapat doon dali ni Janelle. Kasi yun ang nakita kong strength ni Janelle sa mga ganito. Yung bigla-biglang mag-exchange-exchange, lamang na pala siya. Doon niya dapat dalhin sa mga ganong tema. Okay, yun ang napansin ko. Tingin ko, magwawagi tayo. Mananakout niya to pagka dito lagi uuwi sa mga tema ng mga posisyonan. Okay, so yan po ang mainit na labang inihatid dito ni Woman Grandmaster Janelle Frayna. Ayan. Okay, abangan natin ang mga susunod na kanyang games at ia-analyze ka agad natin mga kamatsas. At pagkatapos ito, isusunod naman natin ang iba pang games ng ating mga pambato. Ano ba ang nangyari sa kanila? Crucial din lahat ang kanilang game number 2. Yan ang ating titingnan. Maraming salamat po sa inyo matiyagang panonood. Sana natuto kayo dito sa video na ito. At kung kayo ay natuto, pahit naman uli ang like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. At huwag nyo rin pong kalimutan na mag-follow sa ating Facebook page na RNT Music and Chess dahil marami kaming mga pinopost doon na patungkol din naman sa chess. Maraming salamat po. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.